Mga kalains, ito yung tinis natin nung nakaraan. I-compare natin siya sa curb type burner versus straight type burner heavy duty. Yan, ito yung ating heavy duty. So, mamaya lagay natin lang isa, sisindihan na natin. So, tingnan natin kung alin yung mas malakas. Yung curb type ba o yung straight type na burner. So ito may pahabol tayong mga yung maliliit. Yan. Pahabol sa atin. 5 piraso to. Sana makahabol tayo sa deadline. So marami pa tayong ganito, no? Maswerte pa tayo at meron tayong burner na makakapal sa ating pambahay. Sa yung heavy duty, maghanap pa ako. Wala, naubusan na. Okay. Guys, yung mga kapambahay, may makakapal pa tayo. Papahit ko lang ito tsaka ito, yung curb tsaka straight, para may idea na rin sila kung ano. Sindihan na natin yung heavy duty. Ayun pa yan, painitin pa natin kasi itong curb type. Wala pa. Wala pa siya. Mamaya, salakan natin yan. Parang diferensya nila. Patingin naman yung performance natin yung video. Hindi pa mainit. Blue lang. Dito. Hindi pa naman. Nahuli lang siguro. Mga kalayans, yung ating video. Nakita nyo. Yan, okay ba yan? Hindi man lang napukula yung yung burner natin dito, ayan, kulang pula na siya. Yan ang advantage dito sa curb type, kasi wala ko na makagawa ng curb type pag itimim kapal, kahit pa puro itimim yan. Kaya hindi po advisable yan, na talagang kagaya ng mga customer namin na gumagamit ng mula madaling araw sa patunong umaga hanggang sulimin ng gabi. Bubutasin na yan. Yan, nakalupa yan. Tapos na bubutasin. Unlike dito, makapal na, mataas pa yung apoy. Mantika pa rin yung gamit natin dito. Kasi wala na talaga akong ayusin genuine. Bibili pa ako bukas. Kaya yan lang yung blow niya. Dito naman, orange siya, wala siyang blue. Hindi siya nagkaroon ng blue. Siguro kung engine oil, blue yan. Oh, malinaw sa inyo, no? Na hindi po advisable yan sa gawing heavy duty. Pwede na lang kung kaya nyo i-curve yung ATMM. Unlike dito sa hindi ba na siya, hindi man lang siya pumupula. Konti yung ating burner. Yan, oh. Yan po. Ulitin ko po, mantika po yung ating gamit. Hindi po engine oil. Pero nag-blow siya. Konti. Ito paano. Gusto nyo makita ng max ng heavy duty? Pakita ko sa inyo. Ito. Tingnan nyo. Yan ang disadvantage at advantage sa burner na yan. Curve type. Ito matama yan sa bunganga. Higit na lang ang hindi. Hindi ko sa sinasiraan yan. Okay din naman siya. Yung pangano lang, yung mga pambahay lang. Mga 3 hours lang gamit. Continue. Pero sa pang sagaran, hindi yan pwede. Hindi nga yan dito sa heavy duty natin. Kaya mas advantage sila pag makapal yung heavy duty. Yung pang matagal ang gamit. Yung gumagamit ng ilang oras ba yun? 12 hours yata yun. Diba kagabi, inong nakaraan, blue flame siya. Ngayon, hindi siya blue flame kasi mantika ang gamit. Ito yung curve type natin. Yes, cooking oil po yan. Yan natin. Yan po yung ating heavy duty.
heavy duty yan. Heavy duty, ito yung blue flame naman. Blue flame sa cooking oil. Grabe no. Paliguan ang apoy. Kaya hindi siya nangingitim pag ano. Ito na naman doon sa ano. Blue siya. Hello. Mamaya, shoutout ko na lang yung ano. Haba ko ng konti para shoutout ko yung mga papashoutout. Makikita ko lang po. Shoutout kay Divina Junas. Ayan yung performance natin yung video din. Compare doon sa Corp type. Shoutout kay Yapits Bitoy at saka Mechanics Mix TV. Shoutout po. So malayong-malayo po yung ano. Malayong-malayo po yung laki ng katuri niyan. Dito sa nakasalang natin. Ayan o, malayong-malayo po yung laki. Lalong tinutulo pa yan. Okay, babay na, babay. Kalainso. Nasa ano yan, nasa you know, sa lampas ng pangalawa. Pangalawang volume niya. Tingnan mo yung ano, apoy ng ano, video. Ayan. Malakas pa rin siya. Kanya pag napakulo, siyempre yan ang gagamitin nyo na pinakalo na para talagang matagal maubos yung amis. Ayan. Ito itlog. Madilim na kasi. Diba? Para tipid. Pinakalo na gagamitin pag kumulo na.